Gusto mo ba mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano? We got you! Join our monthly online class now and pwede ka na mag-start mag-invest for as low as 10,000 pesos. This is totally free for everyone. Start your investment journey with us. Click down below to register for free. Yon, welcome back to part 2 ng ating weekend charting. And yon, chart na natin yung mga stock request. Okay, number 2, Secb. So, pinakauna si Secb, na-remove na, no? Matagal nang ina-expect na mariremove to sa index, actually. And dito pa yan yung first drop sa support, no? Lagay natin ang trend line. Ayan. Yung first breakdown. Yan yung unang hint or unang rumors na i-remove siya sa PSE. Okay. Nagbago ba ang fundamentals ni Secb nung na-remove sa PSE? Of course, not, no. Hindi nagbago yung fundamentals. Though, anyway, alam na ang student natin yun kung bakit binibentaan kapag nire-remove. So, na-remove na siya and a breakdown. So, mula dito sa breakdown na yan, tingnan natin. So, it's more than 20% na. Yun, no? It's 21% drop, no? Yun, 21.8% drop na mula dun sa unang rumors na siya mariremove. So, ibig sabihin, lahat ng gusto magbenta is nakabenta na. Dito pa lang nagbenta na. Mapapansin nyo, alsin natin to. Ayun, no? Dito pa lang, kapal na ng volume sa bentahan. Then, after, no, nag-range na, no? May naglaro ng range. Tapos, yun, nung nagkaroon na nga ng news na tatanggalin na announcement. And then, last day execution, kapal ng volume. Pero ang maganda doon sa execution, no? Ito yung announcement naman. Okay? So, nag-range pa yan dyan. Okay? Nag-range pa. Nung in-announce na, yun, binasag na, di ba? Basag, then another leg. Pero yung last 2 days, mapapansin nyo, nag-stay na siya, nag-stabilize na siya, despite na sobrang laki ng volume. In other words, marami ng buyers at this level. Marami ng willing to buy at that area. Kasi, sabi ko sa inyo, hindi naman nagbago yung fundamentals niya. Kahit matanggal siya sa rebalancing ng PSE, no? Walang nagbago. Plus, almost, no? Almost nasa pandemic low na siya. Kumbaga, ito yung panic ng lahat ng tao na end of the world. Pero nandun na siya halos, eh. Ang difference lang this time is, wala na siya sa PSE. Sabihin, liliit na yung liquidity niya. Hindi na siya kailangang i-trade, no? Pero nasa MSCI pa din naman. Okay? Huwag lang siyang tanggalin sa MSCI this coming rebalancing. Kasi pag tinanggal yan, wala na, totally dead na to. Pero sa ngayon, we can say na buhay pa naman yan. Kasi nga, nasa MSCI pa naman. So, saan ang kung bounce play, no? Kung bounce player kayo at pumulot kayo last Friday, actually bumili rin tayo dyan. Dito, nung unang nag-stabilize yan, around 81 plus, tapos sa 80 yan, dito, part yan, tama, sakto. Ayun, so, green na yung binili natin dito. No? Yun namang dito, 81, o green na din, or konti na lang. Ayan, 81.3. Oh, konti na lang green na. Yung isang green na. Okay. Ang target price natin dyan is, ako personally, is dito lang muna. Ayan, yung breakdown point lang na yan. 86. So, yan lang yung possible. So, mula, let's say, average, closing na lang, 82. Let's say, nagantay kayo ng close. So,
So, you only have, yan, around 5% lang. Less commission, 4%. Yun lang yung bounce niya. Short-term bounce yun. Mapansin ninyo, nasa oversold na rin, oh. Diba? Nasa oversold na rin, and then may bullish divergence ka namang nakita, diba? Ito, mula dito hanggang dito, that's actually bullish divergence. So, yun, pwede na yan mag-bounce. No? Let's hope na mag-bounce yan this week, pero initial resistance is ito. Pag nakaakyat yan, so next resistance na around dito na sa itong resistance na ito. Yan. So, tingnan natin, abang-abang tayo. Pag nakaangat, resistance, konsong-konte, kung kaya pa, kung hindi, baba ulit. So, range yan dyan. Pero kung mula dito, nakaangat, o dito uli yan mag- So, yun yung dalawang scenario. No? May chance ba na bumaba pa? Baka for now, support na to. 80 pesos, no? Support na yan. Okay. Pero pag nabasag yan, forced cut. No? Pero ang lito ng risk mo. Kasi kung compute natin mabuti, let's say, sa 80 pumasok, eh, yan na yung risk mo, 80, di ba? O kung sabihin natin hanggang dito, o dito, 4% cut, tapos target dito, 5:1, mas maganda dito na 10:1. Pero kung sa akin, hindi ko napaabot yan. No? Pag binasag yung 80 cut na yan, sabihin walang, dapat nag-bounce na siya. Okay, pero sa technicals, bounce na yan. Kasi oversold, laki ng volume, wala nang seller sa Monday. Puro, ang tanong is baka kung may buyer, no? Pero wala nang seller. Yung buyer na lang kung meron. Okay? But, wala pang earnings, no? Pero naglabas si BDO ng earnings is good naman, ayun, no? Slightly behind sa estimate, pero overall is okay lang. Inline pa rin, no? Si MBT naglabas na above estimate, no? So, from those two banks, makikita mo na maganda yung earnings ng bank. So, kasi nga, mataas ang interest rates. Ito, above talaga to. Ayan, no? 10% lang ang forecast pero 60 binigay niya. So, mas maganda pa actually yan dito kay BDO pagdating sa earnings. So, sana maganda ang Q2 niya para may reason for rally, para may buyers, di ba? Kasi nga, maganda ang Q1. Kaso, ni-remove eh, di ba? Bumagsak. Ngayon, kung maganda pa rin yung Q2, above estimate na yan. So, baka pwedeng lumampas pen dito or pwedeng bumalik yan dito sa 100 level, no? Kasi security bank naman yan. So, pwedeng bumalik yan doon. Pero that's for the long term, no? Plus, sabi ko nga sa inyo, pag nawala sa index, hindi na ganun ka liquid. Okay, ito nasa MSCI pa naman. Ayun, no? 63% ang target talaga sa kanya is 134. Lowest ninyo na target is 129, no? 63% upside. Price to book is 0.5. Grabe, sobrang cheap. 0.5. Historical niya is 1.5. Dating leader to, dating at 200 pesos to eh. Ayun, no? Dating 200 yan. So, nagpahinga lang. Ngayon na remove. Tingnan natin. Pero sobrang too cheap to ignore na to, kaya may possible bounce yan. Ayan lang. Hindi mo lang pwedeng i-long term na kapag hindi na blues. No? Pero pwede pa naman. Pwede pa rin naman. Hindi lang ganun ka-liquid na nga. Okay, so that's all for Secb. Tatlong buy. 3% dip, 63% upside. Pero sa conservative is, you know, 5% upside lang sa bounce. Okay, sa bounce. Kung mid, edi dito. Kung long, edi dito. Cut loss is 80. Next, BDO. Yun, usapang bangko tayo. BDO, magandang earnings. Actually, nagbabasa siya ng earnings in line with estimate. So, leader to the... Lately, leader yan din nababasag. Pero, sabi nga natin, may risk kasi siya sa Udena. Pero sabi niya, 1% nga lang. So, hindi ganun kalaki. Pero of course, bad sentiment pa rin yun. So, from an uptrend, nabasag yung support. No? Tapos tinitest, kala natin makakabalik na. Kaso, yun,
nag-resist dito. Tapos yun nga yung Udena News, etong ito to. Sila rin naman naglabas ng news, di ba? Dapat din nila nilabas. Kung makakabayad din naman pala. Anyway, nag-double bottom doon. May divergence dito. Anyway, baka kasi sa next month, baka hindi problema na naman yung pambayad ni Udena, no? Kaya siguro, in-announce na nila. Kasi sila yung leader ng syndicated loan. Ayan, so bullish divergence naman mula dito sa area na to. And kung susukatin natin mula dyan, so, laki o, 6%. No? Isang swing lang. Okay, pero still on a downtrend. Nakita nyo, may downtrend na. So, eto, ayun, mas may short term pa. So, baka bumalik pa yan dito si BDO. 109. And then, bago mag-decide, no? So, antayin muna natin. Kasi, ayun, nagre-resist talaga dito. Hindi na nga makakakyat dito sa 121. So, if we're bearish this week, let's see kung aapak yan dito. Pero sa akin, as long as may issue about to then, masyadong maaga pa para pumasok dito. Okay? Though, itong bullish na to is nag-bounce na ng ilang beses, no? Bullish siya. Tawag dyan, divergence. Ayan. Fundamentals ni BDO, yun. Hindi nga siya inline lang with estimate. So, walang surprise. Diba? So, 12% lang. Mahal na rin siya. Hindi siya sobrang mahal, pero malapit na siya. No? Compared mo kay, syempre, hindi naman to blues na ngayon, pero saka hindi naman quality yan. No? Ayan. Medyo slight lang. Slight na mahal. Still undervalued pa rin, pero malapit masyado sa historical. Though, may upside siya na 32%. No? 154 ang target. So, 154 sa long term yun. No? Pero initially, dapat itong resistance lang ito, mga 120. No? Ayan. 120. May tatlong, o may dalawang buy na lang siya. Isang hold and isang not rated. 1% dips lang. No? Maganda to si BDO pag nag-bull run ulit. Tapos pagpatay na yung issue. Pero for now, as long as may bad news. So, ba't ka mag-stick kay BDO kung banks lang din naman, may other banks naman like, BPI na lang ang option. BPI and MBT. Secb is not an option kasi hindi na siya blue chips. No? Hindi na siya pa. Unless makabalik siya. Pero hindi na siya kasi index ngayon. Okay? Pero who knows, di ba? Malay nyo, tanggalin si yung mga non-performing. Dami doon non-performing sa index. Di ba? Okay. Next is Ali. So, before we continue, I would like to thank our partner. It's 2Trade Asia Prime. And they have new product, no? Yung nasa ads natin. They called it the future of trading. Yun. So, for better, faster, and more seamless trading experience. So, antayin natin yan. Okay? So, I think mga 1 month na lang bago nilaunch yung product natin. So, yun. Hope to see you in 2Trade Asia. Ayun, Ali. Matapos ang downgrade ni JPM. Binili rin ni JPM. No? At ngayon, nag-bounce, binenta rin ni JPM. So, trade talaga, no? Trading, hindi... Ayan. So, ayan. Downtrend pa rin. Okay? Ang maganda lang is may attempt para i-challenge yung ayan, yung area ng resistance. Baka mag-conso hanggang dito sa around 27. Ayan, MA50. Possible mag-conso yan dyan. Then, decide kung up or down. No? Kung titignan natin to, ayan, below zero line. So, hindi pa siya totally uptrend. No? So, ano lang siya? Relief rally. Pero, tingnan natin kung depende sa CPI, no? Depende sa CPI ng US. Kasi kung magtataas pa sila ng CPI, kung mataas pa, eh di ba mag-increase pa ng interest rates, no? Ito, resistance to, no? 26.50. So, pwede mag-lighten dyan kung hindi makaka-breakout sa area na yan. Kung naka-breakout naman, congrats.
Pero imagine mo, no, kung nabili mo dito sa area na yan, 22. Diba? Kung 22. Let's say dito na, sa 23. Up ka na rin ng 11%, eh. 11 or 9. So, pwede rin mag-TP. Diba? Kung short term lang. Pero kung long term, dapat maka-breakout yan dito. Okay? Kasi lalim na rin ito, you know. Pandemic lows. Ilang araw lang yun nag-stay dyan. Di naman talaga, diba, two. Second day lang, naka-above na yun dyan eh. So, bargain na si Ali for long-term trader, long-term investor. Hindi pa lang nagre-recover yung technicals niya. Pero pag nakaangat yan dyan, so uptrend na yan. Okay, MA50, resistance, sakto sa trend line. Sa fundamentals, naglabas ng earnings, no? Oh, bago na yan, updated na yan. Yung naka-bold is updated ang earnings niyan. Yun pa lang sa blues na request nyo. Okay, ganda ng net profit margin, ganda ng debt to equity, okay lang, will, ano yan, survivor, no? Kahit ano mong itapon mong bad news, survive yun, hindi pa bankrupt yun. 37% ang kanyang income, above sa estimate na 32%, no? Pero I think sa consensus is in line. Pero okay lang. At least yung sinabi ni JP Morgan na possible bad year for Ali. So, nakita natin sa Q2 na hindi naman. No? Well, let's see. Baka sa Q3. Pero, kung maganda na ang economy by Q3, eh, baka nagkamali. Okay? Or, pwedeng may mga nag-change kasi sa variable. Kaya nagbago yung forecast. Pero, surprise yung earnings niya actually. Kaya kung mapansin niyo medyo, 'di ba, naka-recover siya. Dito siya sinimulan na bigyan ng sell rating, no. I think 26 'yan dito sa area din. 25 or 26 siya. Tapos ngayon nakabalik siya doon. So, kaya rin niyang umakyat pabalik doon sa taas. Okay, time lang yung kailangan niyan. PE niya is 23, oh. 23 historical niya is 29. So, undervalued 'yan, no. Forward niya is 22 pa. So, eh kung outperform pa yung earnings niya, di ba? So, mas maganda pa yan. Baka mas maganda pa earnings yan sa susunod na Q3 kasi maganda na yung economy. Hopefully, no? Hopefully. Wag lang sumablay si Fed. So, target price is 39 pesos, no? 39, that's 51%, no? Magkano ba siya ngayon? 25, o, di ba? 25. Pero, resistance niyan sa akin kung sa akin lang, ha? Meron yan dito. Sa technicals, no? Ayan. Meron yan dyan na binasag, no? Tapos, kung makakaangat yan dyan, eh, may 200 muna or dito sa area na yan. So, that's 32. So, dyan muna. So, 23%. Not bad pa rin from this area. Eh, kung nabili mo pa sa ilalim, di ba? Kung nandito yung base mo, 23, 24. Oh, may 200, sabihin na natin. Or dito sa 33. So, that's 37% pa rin. So, okay pa rin to. Yung tatlong buy is a really good rating. Tapos, yun lang, maliit yung dibs niya na 1%. Pero okay pa rin, no? So, yun lang for Ali. Still good. So, yun. For long term, still good. For short term, nasa resistance na. Kung short term, kabang ka ulit dito sa, ayan, 23.50. Okay. Ali, Converge. Na-sell down, nag-double bottom, pero may additional weight sa PSE rebalancing. So, enough na yon to rally mula dun sa bottom niya na 18 going back to 20 pesos na. So, for now, tapos na ulit yung play. Ayan. So, malaki rin 10%. Pero, ang dami nating drawing dito. Ayan, tanggal lahat. Ayan, so, ngayon, lagyan ulit natin. Balik natin yung iba. So, ayan. Kitang-kita nyo na may downtrend pa dyan. Pwede rin naman dito. Ayan. So, may downtrend pa. Still on a downtrend area. Ayan. Pero, long-term na siya na falling wedge. No? Hindi nyo na rin na-touch to. Pero, kasi ngayon, ibig sabihin, anong catalyst pa for catalyst pa for Converge para mag-rally pataas? Yun yung question. Pwede nating sabihin na it's possible na maganda pa rin yung earnings, no? Naglabas na si Globe and Tel, pero I think
hindi surprising. Parang galing lang sa mga benta ng kanilang tower, no. Ayan, tingnan natin to kung mag-hold diyan sa area na yan. Pag nag-hold niyan sa 18 goods na area na yan to buy. Pero it doesn't mean na ano na siya, oh, kasi below pa rin sa zero line. Though meron ka dito nung nakita tayo na bullish divergence. Pero yung bullish divergence na yun, yun na yung rally from 18 to 20. Diba? So, you know, 18 to 20. So, yun na yun. Dapat tapos na yun, kumbaga. Okay. So, next is kung saan na siya pupunta. Sa itsura na ng chart, parang yan yung gusto niyang gawing pattern. Medyo bearish formation, actually. Pag nabasag to, ay baka ma-revisit yung next level ng trend. Yan. Baka ma-revisit yan. Kasi yan yung next support. Magkano yun? 16.7. Growth pa rin naman to si Cnvrg. Yun, no? Pero malalaman natin sa paglabas ng earnings na talagang malaki pa yung growth niya. Yan. Baka nahirapan sila sa maintenance ng mga subscriber. Eh. Pero who knows, di ba? Pag maganda ang earnings, di balik yan doon. Pero for now, kita nyo dire-diretso, you know, dire-diretso yung downtrend line. Yung breakout nun doon, yun. Then, pwedeng ma-challenge na to. Itong around 22 up to, ayun, 22 lang talaga muna. Yun lang ang resistance niya. Pag naka-breakout yan dyan. So, let's say, nabili natin dito, 18, malaki yun ha, 22. So, 24%. Okay, pero sa ngayon, is tingnan muna either breakout or breakdown. Pag nag-breakout, di pwede kang makapasok for 22 target. Pag breakdown, so ang entry mo is 16. Okay, so yun lang sa technical si Cnvrg week pa. Okay, sa fundamentals naman niya, wala pang earnings, no? Pero yun, tingnan na lang natin dito. Dalawang buy na lang. And dalawang hold, dati tatlong buy. Ngayon, dalawang buy na lang. Walang dips, no? So, hindi maganda yung long term. Depende sa growth. Pagka maganda naman yung growth niya, this Q2, so, pwede mo pa rin i-long term. Pero, yun nga lang, talo ka sa holding period kasi wala ka namang dividends. So, target price niya is 32, no? Lowest is 29. So, kung 29 lang, malaki pa rin yun. Yung 22 nga, 20. 24% na eh. So, yung 29. Oh, yun, no? 61% pa din. Okay? Sa ilalim. Sa ilalim na rin sinukat. So, pwede pa rin. Maganda pa rin. Kailangan lang mapatunayan yun na may growth siya. Through this Q2. So, abang-abang sa Q2. Earnings. Pero, ganda nito. Ang baba na actually nito. Ayan, no? Sobrang baba na niya. And sa global, yung mga high growth na ganito, nabentahan na. And nag-i-start na mag-recover kasi yung mga high growth nagkaroon na ng value. Okay? Kung titignan mo to, ang PE nito is 20 na lang. 20 over historical na 10. Tapos ng forward niya is 15. So, may value na yan, di ba? Pwede mo nang ipunin. Talo nga lang walang dips. Pero kung maganda ang growth niyan, baka may chance yan. No? So, huwag pa rin alisin sa watchlist. Mas maganda to sa akin lang yan. 1660, 1670, mas maganda yan, ideal yan, or kung mag-hold yung 18. Okay, so yun lang, wala pang catalyst, gagalaw yan pag may catalyst na. So last is Spnec, no? Ito si Spnec kasi non-blues kaya nasa kabila. Iba kasi yung medyo iba yung analysis pag ng fundamentals, no? Since walang masyadong mabasa sa ano, sa balance sheet. So, Spnec technicals, nag-aantay na lang to ng ano eh, ng may news na, presyo na lang ang kailangan, yung final offer kung magkano, yun na lang ang inaantay dyan. Ayun, no, grabe yung consolidation, no. Tulog na tulog, pero yung long-term na consolidation na yan, pag nabuhay yan, malayo ang mararating yan. Yung mga ganyang konso na sobrang tagal. No? Imagine mo. June, February pa, August na. So,
7 months ng consolidation. Maganda rin naman yung pattern nyo. Ano talaga, neutral pattern pero pag nag-rally, mas malakas. Okay? Kung technicals lang. Mahaba kasi nung konso eh. Kano yun? 3 pesos. Pero ano yan? Ano lang muna yan? 2 solid number or full number. Yan. 2 pesos muna. Next is 232. Pag nag-breakout yan dyan sa area na yan. Tanong, mag-breakout ba? Eh, syempre, hindi masabi kasi may SRO. Pero pag naglabas ng SRO, babagsak pa. Kasi depende sa presyo. No? Kung malapit, dapat kasi mabenta yung SRO, yung offer. So, abang-abang muna tayo sa presyo. Hindi yan gagalaw hanggat wala pang presyo ang SRO. Magkaka-play yan kapag nagka-SRO na. Dapat may BP lang kayo dito. Or kung long-term kayo dyan, pwede naman. Solar naman yan. No? Abangan mo lang sa mga dips saka anong play ni Jackie. Yun lang naman ang abangan mo dyan. Okay, tingin ko malapit na to. Punong-puno na si Jackie dito. Yung mga weak hands, tanggal na yan sigurado. Pag pinagalaw yan, hindi pwedeng hindi kikita si Jackie dyan. Tagal niyang inihipon yun eh. Pero mag-ingat kayo pag nagbenta na rin yun. Halimaw din magbenta yung isang yun. Okay? Pero pag bumili naman, grabe din parang ganito. Lakas din naman. So, patience lang para dito. Pag nag-announce ng SRO, baka mag-revisit pa yan around 150. Kasi kung halimbawa, ang presyo is lower end 150. Diba, yun yung, depende lang kung magkano yung presyo. Basta kung magkano yung presyo ng SRO, i-discount pa yun. So, hahabulin ng market yun. So, kung magkano yun, malamang doon ang support. So, after nun, dapat ma-push para may bumili. And for sure, may bibili yan. May bibili yan. Basta, patience lang kayo. Kung hindi kayo mahilig sa bodega play, so, wag Spnec. No? Pero kung may hawak na kayo at naipit, o goods pa naman, ang cut mo is 150. Okay? Depende. Mukha namang hindi mababasag yung 150 kasi may SRO nga. Tulog lang talaga. Okay? Pag nag-swap yan, goods na yan. Pag naipasok yung mga, yung Terra Solar na project and yung 10 billion and so on, 10 gigawatts pala na project. Plus may share swap pa na malaki-laki din yun. So, magkaka-liquidity yan. Okay? Wala pa. May isang buy. Ang target is 1. Pero luma na yan. May isang hold oh. Oh, good to. Bago to. Dati wala to. Isang naka-hold. So, nasa radar na rin siya. Okay. So, bodega play yan. Huwag kayong mainip kung naipit na. Okay. Wala rin namang lilipatan ngayon unless mag 6,000. And gusto niyo lumipat sa blues yan. Pwede yan. Alright. So, that's all for Spnec. If you want to join our Discord group ng YouTube subscribers sa baba ng subscribe dyan, diba? Mayroon dyan join, click nyo yun. Ayun. Sa laptop nakikita eh. Sa cellphone parang medyo hahanapin pa. Click nyo yun and then may pop-up na video na doon ng instruction. No? Next week mag-announce kami ng sa TFT naman for enrollment ng technicals and fundamentals. No? Pero technicals lang yun and yun, may Discord rin yun. Nandun kaming tatlo. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. See you sa Wednesday. Live charting natin. Depende kung meron. Pero I think meron naman. September yata ang wala. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. See you next week. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of preview every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then ayan, nandito yung ating mga
stock market learning resources. Meron din tayo diyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button, so if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests yung sinachart natin every week, so just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay, so join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na sinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay, last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay, so join lang kayo dito, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching, guys, and thank you for supporting our channel.